gusto nila pa rin ako maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. So walang offer sa kabila? Muntik na sumagot si Jen ng wala po akong alam, Your Honor. Bago ang lahat, gusto ko mag-hi kay Tita Loli. Sinay Loli. Sinay Loli. Nanay, love you. Yung career ko, syempre, yun ang bumuhay sa aming family. Ang family ko, ang family namin ni Dennis, ang mga anak namin, syempre yung mga nagmamahal sa amin, yung mga fans, yung mga kumukuha sa amin ng mga endorsements, ang aming manager, yung lahat ng mga tao nagmamahal sa amin. Sobrang thankful kami at napakaswerte namin na hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila at hindi kami iniiwan. Ano po eh, syempre nagbebenta ko ng skincare, dapat makatotohanan na, ay, paurong, bagets, parang hindi sila naniniwala sa edad mo. And I think ang pag-age, ano yun eh, privilege yan, di ba? Hindi lahat tumatanda at ibig sabihin, you're alive, you are blessed, di ba? One of the things you should be grateful for, na kailangan sabihin mo na, I'm 43, I'm happy, I'm blessed, di ba? Kaya sinishare ko din po yung beauty secrets ko to all. Yun. Kasi gusto ko na kailangan daw alagaan muna yung sarili mo before you take good care of everyone. Ganun daw dapat. Kaya dapat nagsisimula sa sarili. Okay. Yes, sir. Thank you, Jen. Ikaw. You're from your age, hindi mo tinatago. Bakit naman kailangan itago? Siyempre, sa akin kasi di ba galing ako sa reality show. Yes. So, kailangan namin sabihin talaga lahat. So, ano yung totoong edad ko? Baka mamaya mag-compute sila. Ha? Hindi naman yan yung totoong edad, di ba? So, ayaw ka na magsinungaling. Hindi ka magkakamali kung sasabihin mo yung totoo. Umakyat another level yung takbo ng career mo, dagdag na endorsements, tapos parang may mga ventures, may mga sinimulan pa kayo ni Dennis. Ano to? Pwede mo ma-share sa amin? Parang may pinatayo ba kayong bagong bahay? Or may production kayo na itap na Tito, bago ang lahat, gusto ko mag-hi kay Tita Loli. Sinay Loli. Sinay Loli. Nanay, love you. Kaya sa akin lang nag-a-active na yon. Ng press code. Palapakan naman natin si Nanay Loli. Thank you. Actually, hindi pa siya umaalis kasi yung follow-up additional natin. Oo, at saka yung tusino niya. Tusino, mga alam. Ano pa niya gustong umuwi kasi nakakain na siya. Meron na siyang nabalot na longganisa. At tusino. Mylene yung check it out. Binuto na pinito. Mylene yung check it out. Na yung raffle, hindi mo yung pain na. Ayun, raffle. Kasi hold up is come. Ayun nga. Ikuha na kita ng Spegnay. Ano gusto mo? Toaster o ano? Blender? Ayun, di ba? Oh, yes, Jen. Ay, sasalita daw si Nanay. Sasagot na pala. Tito, hindi ano, blessing yan. Yung ano, syempre yung family house namin dahil yung tinitirahan namin ngayon, bahay ko pa nung wala pa akong asawa. So, kailangan lumalaki na yung pamilya, so kailangan na namin ng mas malaking shelter para sa amin. Yung production naman dito, yun yung bago naming production, ang Brightburn production po. Magpo-produce na rin kami ng pelikula, ng mga series, ganyan. Ah, okay. Bongga. So, anong una? Di ba may bahay din kayo sa Rizal ba yun? Apo. May isa pa to, may pinatayo pa kayong isang bago. Opo. Ay, ganda. Opo. Bongga. Thank you, Lord. So, may anong first na, may na-plano na kayo na first production? Meron na po, pero hindi pa po pwedeng, ano, hindi pa po pwedeng labas. Okay. Very soon, i-announce na rin namin. Opo. Okay. So, GMA naman, what's next? Anong susunod mong gagawin? Sa GMA, sa ngayon, wala pa po. Pero meron po kaming lalabas ng movie ni Dennis kasama si Sam under creation by, alam ko this year din yan, wala pa pong target date pero ngayong taon din po yung ilalabas. Sa GMA naman po, syempre, palagi naman akong kapuso, di ba po? Ang daming nag-aantay ng sagot na, ilipat ba, ganyan. Ako naman na 20 years na po akong kapuso and I'm very thankful na hanggang ngayon po eh ako po ay kapuso pa rin. Meron pa rin mga ninenego pero mabilis na lang po 'yan. So we're just waiting for the contract pero happy pa rin ako na maging kapuso. Basta gusto pa rin nila ako, 'di ba? Oo, may contract ka pa rin talaga sa kanila, no?
Or wala pa? Hindi pa naling yun? Pinag-uusapan pa. Pero sa ngayon, basta ganito, Tito, kung gusto nila pa rin akong maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. So, walang offer sa kabila? Umiilin si Jan. Sa ibang network po? Oo, wala. Wala pong offer ng ibang network. So, may na-say freelance ka ngayon? Yes. Ah, okay. Tinihintay na lang yung... Pero may ano na? Opo. May negotiation? Yes, opo. Meron naman. Naayos lang. Siyempre, tataasan na yung TF, no? Di ba? Naku, yung pag-usapan niya dito! Dito! Movies. Kasi alam ko may chinyon kayo ni Dennis. Sinapmate ba yun sa MMFF? I have no idea. Pero... tapos na? Tapos na po. Natapos na namin ng first quarter nitong taon. At iniintay na lang namin yung playdate. Oh, okay. No further questions. Everything. Your Honor, maraming salamat. Kasunod pa yung iba. Natanong pa yung iba. Sumagot si Jen ng wala po akong alam, Your Honor. Kanina ba yung sinasabi sa likod, oh, tinig. Hindi maalala, Your Honor. Well, pero in fairness, aminin mo naman, di ba, napaka-genuinely Jen sa pagsagot niya ka dito, Gorgie, di ba? Thank you, Ms. Jeneline. Thank you, Mr. Gorgie Rula. Susunod naman from Random Republica, Ate Kate. Ano ang gawin for self-care? Siyempre, kailangan natin, as much as possible, sisingit natin yung physical, di ba, workout tayo, kahit pa paano, nakakatulong yan sa pag-distress. Alam ko, marami sa atin, ako guilty ako dyan, na napapabayaan ang mga sarili. Lalo na, di ba, pag nagkakaanak, magiging busy as housewife, tapos i-juggle mo pati yung career. So medyo mahirap yun para sa ating mga mommies. So, para sa akin, importante ang self-love. Self-care, di ba? Yun ang wag na wag nating papabayaan kasi hindi natin maaalagaan yung mga mahal natin sa buhay pagka tayo ay hindi fit para gawin lahat ng mga kailangan nating gawin. Noon kasi parang, nung medyo kabataan ko pa, hindi ako nag-worry. Parang excited pa akong tumanda, yung gano'n. Pero nung umabot na ako ng mid-30s, parang naisip ko na, malapit na ako mag-40. Paano to? Pero alam mo, hindi ako nag-worry. Basta alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. Physically, mentally, alam mo yung mga taong nasa paligid mo, tatanggapin ka kahit ano pang itsura mo, kahit ano ka pa, okay lang. Walang problema para sa akin. Ayun. Bago sumagot si Miss Jane, tanong ko na lang dyan kung paano ka as a homemaker. Siyempre, ngayon naroon ka ng malaking mansion sa Rizal. Paano na? Grabe yung mansion. Sobrang hands-on or do you delegate din? Paano ka pag nasa bahay? Pag nasa bahay, ano ako eh, aligaga. Siyempre, meron pa akong toddler eh. Yes. So, focus ako sa aking toddler, pero siyempre, hindi ko pa rin pinapabayaan yung dalawang boys namin. Dahil ngayon eh, mga teenagers na sila, isang 15, isang 16. So, mga iba-iba na yung mga gusto nila sa buhay, ganyan. Pero, yun nga, kailangan patay-patay pa rin ang trato. Walang magsiselos. Ang toddler, hindi siya madaling alagaan, pero kailangan mo na mahabang-mahabang pasensya. Tatakbo ka, akit siya, mahuhulog, malalaba, di ba? Normal na pagpapalaki ng bata. Pero ang importante, nandito kami dalawa ni Dennis para alalayan siya at supportahan kung ano ba niyang gusto nila sa buhay. Kasi alam natin, nakakuha ka na naman ng A-lister na magpapasikat sa beauty term. Pero ito, Jen, ha? Ang tanong ko, siyempre, ikaw, tama naman, timeless talaga yung beauty mo. From 15 years old yan, Starstruck? Ano ba? Ilan taon ako nun? 13? 14? Tama ba? 17 daw. Oh. So, maniniwala ako kay D. Fan. Wala sa itsura, nagkaalam sa memory.
Hindi. 17, oh, tama. Oh, hindi ka naman talaga tumatanda siya, no? Pero, di ba, alam natin, sa bilang mommy at bilang married na, hindi maiiwasan na ma-stress ka sa bahay, di ba? So, how do you handle the stress? Siyempre, sa mga kids, kay Dennis, kung nagkakaroon kayo ng tabuhan, paano ka hindi naaapektuhan? At ano ginagawa mo to handle stress? Normal naman kasi, parang nakasanayan ko na yung stress na yan. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, parang pinatatag na ako nung stress. Tsaka parang, well, si Dennis kasi napakabait na partner. So ang ganda ng tandem naming dalawa. Na pag ako yung nasa stress at hindi ko alam ang gagawin ko, siya yung, oh, teka, ako muna, relax ka lang dyan. Matulog ka. Ano ka lang, mag-relax. Anong gusto mo? Yung ganon. Tapos pag ako rin, ako naman yung relax, siya naman yung nasa stress, ako naman yung mag-take over. Halika, ipapasyal kita, yung ganyan. So maganda yung team namin na hindi namin sinasabayan yung isa't isa. Na pagka nagkakaroon kami ng problema, kahit na yung problema naming dalawa, pag nag-aaway kami, oops, pag medyo mainit na yung ulo, hihiwalayin muna kami ng kwarto. Magkukulong ako dito, dun siya sa kabila. Yung gano'n, yung alam namin kung paano siya i-handle. Siguro sa tagal na, nakatulong yung matagal na naging kami. At nakilala na namin ang gusto yung isa't isa. So pag kami mga nakaka-stress or may mga problema, alam na namin kung paano i-handle. Talagang, syempre hindi naman pwedeng hindi ka maapektuhan, di ba? Madalas kahit na alam mong na minsan napagdaanan mo na, basta ulit na lang ulit. Kasi stress ko, hindi mo maiiwasan, pero nagpapasalamat ako ng yung mga tao sa paligid ko. Nandiyan sila para kalmahin ako, nandiyan sila para tulungan ako, at maswerte ako na hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila para suportahan ako. Nandiyan sila Tita Becky, ang aking mga manager, sila Jan, yung mga mahal ko sa buhay, at soon si ate, kukulitin ko na to. Ate, ano magagawin ko dito? Ate, matatagdagan yung stress mo sa... Actually, na-excite ko lang ang mga anak ko. Diba? Oo. Full of wisdom yan si Ma'am Ray. Sasayang lang kayo ng mga inspirational quotes. Next question ko, Jen, kasi if I'm not mistaken, before, parang nagkaroon kayo ng plan na mag-migrate, diba, sa Amerika. Parang balak niyo yung bumili ng bahay ko. Okay. Nakabili po kami. Oo, noon. Kaya kami nagpunta noon dahil para mag-migrate. Para, kasi hirap akong mabuntis. So, ilang beses ako nag-try dito sa Pilipinas. Walang nangyari. So, nag-decide kami na pumunta sa ibang bansa para subukan kung paano nila ginagawa yung anong tawag doon? IVF? In vitro? Tawaan ba ba? Yun, nakalimutan ko na. Tapos ang plano namin talaga noon eh magpapasurrogate lang ako kasi syempre gusto ko rin habang nagtatrabaho ako hindi naapektuhan yung trabaho ko, continuous pa rin yung work ko kahit na inaantay namin yung baby ganyan. Tsaka doon legal eh, diba dito parang hindi pa ganun ka. So yun lang yung ginawa namin doon, nag-harvest ako ng egg tapos freeze, hanggang ngayon nandun pa rin siya. Naunahan na siya ni Dylan. Sabi niya, nauna ako sa inyo. Nauna ako kay Dylan na bakit hindi pa. So yun, andun pa rin siya. So kung mag-decide man kami na mag-baby ulit, at least meron ng boy. Boy siya eh. Wow. So sa ngayon, wala pang plans na i-push through yun? Wala pa po ulit. Kasi maliit pa si Dylan eh. Yung boots po namin, 2 years old pa lang. So gusto kong mag-focus sa kanya. I-enjoy yung childhood na kasama rin ako kasi hindi ko na-experience yun kay Jazz dahil kinailangan kong mag-work agad after kong mga anak dahil nga single mom. Kaya ngayon talagang nagtitake ako ng time na sige, pwedeng relax muna ako ngayon, enjoy ko muna yung baby para naman, di ba, makasama niya ako habang bata pa siya at ma-enjoy namin yung isa't isa. Okay, last question, Jen, for Jenna. Kasi sabi mo nga nasa movie production na rin kayo ngayon. Curious lang ako kung kayo yung nagtulak sa inyo ni Dennis to start your own movie production. Sa loob ng 20 years, syempre, alam na namin kung paano
galawan sa industriya. So parang, bakit hindi tayo mag-produce, diba? Parang isa yun sa mga passion namin ni Dennis eh. Lalo na pagka may project na pumapasok, yung ganun, gusto natin ang magandang script. Gusto natin na yung production na gagawa ng pelikula namin maayos, maganda yung release. So parang sa pagiging meticulous namin, gusto namin ilatag doon sa production namin. Gusto namin i-apply lahat ng mga kaalaman namin doon sa production namin. So nag-decide kami na gumawa ng, syempre gusto namin quality film, magandang script, magaling yung writer, maganda rin yung platform kung saan namin ilalabas. So yan, decision kami na gumawa ng sa production. Syempre hindi naman yun doon magsasara na hindi na kami pwedeng gumawa sa iba. Gagawa pa rin kami sa iba. Pero syempre gusto namin makagawa ng quality na pelikula. Supportado naman kayo ng Genesis. Oo naman! Sobrang supportado kami ng aming network. Soon, i-announce namin yung aming first project.